Ang sa barangay tayo ay bumisita sa barangay Kayabu, Tanay Rizal upang makilala ang magaling na kapitan ang nagsagawa ng sustainable aqua and organic farming, at bagamat sila ay nasa bundok at hirap sa cell site ay hindi ito naging balakid upang mawala ng komunikasyon. Si engineer ay naglagay ng satellite internet para makapaghatid rin ng libreng wifi sa kanyang buong barangay. Kilalanin po natin si Kapitan Engineer Antonio Bolaños. Zero crime, drug clear, COVID-free, at permaculture, aquaculture, at organic farming. Ayan at iba pa ang ipinagmamalaki ng Barangay Kayabu, Tanay Rizal. Sa ngalan po ni Yusek Martin Dino, ako po si Butch Serrano, dito sa barangay tayo. Ako po si Kapitan Antonio E. Bolaños ng Barangay Kayabu, Tanay Rizal. Ito pong aming livelihood, kaya namin naisip na magkaroon ng ganitong klase ng kabuhayan dito para ma-address ang talagang ano ang root ng kahirapan, lalo na dito sa amin sa upland na kulang sa lahat ng bagay. Unang-una, pinalakas natin yung agriculture, yung halamanan sa bahay. In-encourage din natin yung lahat ng mga investor dito na halos nakatira na mai-connect doon sa tinatawag na go into farming. Kasi nakikita ko na yung lahat ng pagkain na pumapasok dito ay napakamahal. Kasi yung transportation. Napapamahal siya dahil doble-doble ang gasto sa transportasyon. So, during lockdown, talagang in-encourage ko lahat ng mamamayan ng Barangay Kayabu na magtanim sa lahat ng nakabakanting lupa dito sa aming nasasakupan sa barangay. Ito man ay pag-aari ng iba, basta may bakante, pinataniman ko. Para masuportahan ang kabuhayan at source ng pagkain ng mga tao rito. Lalo na yung mga short crop, mga kamoting baging, kamoting kahoy, talong, papaya, okra, lahat ng klase ng halaman dito na doon sa bahay ko buba. Pinipilit nating mapalakasin. So, na yung compliance ng mamamayan ng Kayabu ay almost 100%. Kasi wala naman choice eh. Kasi naka-isolate kasi. Ang bundok kasi napakahirap ng buhay. So, talagang na-achieve namin yung pagkain na mailatag sa lamesa ng bawat mahihirap na pamilya. So, meron na kaming pagkain. Ang iniisip naman namin na palakasin naman namin yung tinatawag na aquaculture, yung mga palaisdaan, mga backyard fish pen. Kagaya nung nakikita nyo, yan po ay produkto ng pagtutulungan ng bawat mamamayan dito. Meron po kami ditong kasunduan ng mga mamamayan dito, bawat pamilya, na kung magtatayo ka ng fish pan, tutulong lahat ng may fish pan. So, isang ano lang siya, napakabilis ng gawa. So, ganun din, kung yung isang pamilya magtatayo na ano, tutulungan namin. Yung bayanihan kasi, yung spirit of bayanihan, nandito sa amin eh. Yun ang tools namin sa kakulangan ng mga bagay na financial, yun ang pinaka-panlaban namin. Para ma-achieve namin yung tinatawag na mayangat, yung pamumuhay ng isang ordinaryong mamamayan. Lalo na yung ating mga IPs dito. Ang halos 40 to 50% ng population dito, mga IPs. So kailangan din natin silang ituloy-tuloy na i-training, lalo na doon sa pag-agrikultura. So, nandito naman ang aming mayor na tumutulong din sa pamamagitan ni
ni Mayor Tanhuatco, ni RM, at ating probinsya. Tumutulong din siya sa pagdating sa mga seeds, sa mga programa. Nakakadagdag sila ng ano, ng suporta sa mga panggastos. Actually, yung pandemya natin, lockdown. So, ibig sabihin, tigil ang lahat ng tao. Dito po sa amin sa Barangay Kayabo, parang business as usual. Walang lumabas, lahat nagtatrabaho dito. Kasi zero COVID po kami since before. May pagmamalaki po ng aming barangay na since lockdown hanggang ngayon, wala kaming history o anuman na mayroon kaming mga COVID dito. Kaya, ayun, isa pa sa mga tools namin sa ma-attain namin yung sustainable namin na barangay, yung culture of discipline. Meron po kami noon culture of discipline. May pagmamalaki ko po na kami po ay walang crime. Drug clear po kami. Yung mga nakaw, wala po sa amin dito. Mag-iwan ka po sa karsada, mababalikan mo po yan na makukuha mo pa rin. Dahil walang sino man sa aming mamamayan dito na kumuha ng hindi niya pag-aari. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking mga team, mga kagawad ko, na talagang walang kaparguran tumutulong sa akin. Yung pito kong kagawad, yung aking IPMR, representative ng IPs, yung mga senior, lahat ng grupo dito, yung presidente ng Department of Agriculture, yung samahan ng agrikultura dito sa amin, talagang full support sila. Pati yung mga stakeholder namin dito, medyo talagang kung ano ang tinutumbok na vision ng barangay, talagang suportado sila. Nakakatuwa kasi nandito sila hindi para magmalaki, hindi para magkunsan ang galing. Nandito sila para tumulong din na maiangat ng husto ang aming barangay. Isa pong masasabi ko sa iba nating mga magigiting na kapitan, no? Sa iba pa, na sana i-address natin ang tamang problema ng ating barangay. Hindi yung paracetamol. Kailangan yung tamang solusyon ang ibigay natin para hindi pa ulit-ulit ang nagiging problema. Kung na-address natin ang tamang solusyon sa kabuhayan, sa mga facility, yung mga ng pasilidad ng agrikultura, pasilidad ng health, everything na basic needs ng isang pamayanan, ay hindi tayo babalik doon sa laging masakit ang ulo natin. Kasi na-address na po natin yung pinaka main problem ng isang smallest society na pamilya, yung pagbibigay ng hanap buhay at sustainable na kita na mailalagay nila sa lamesa na maibibili ng pagkain ng tama. Ako po si Kapitan Antonio I. Bolaños ng Barangay Kayabo. Maraming salamat po, Yusek Martin Dino, sa pagpunta dito sa Barangay Tayo Hane!